Hello guys, at ngayon naman po ay pag-proceed na tayo sa may second video po natin for today. Of course, Saturday ngayon guys. And shoutout po sa mga viewers at sa mga nakalimot manood ng first video natin, pwede nyo i-check about real estate, yun, ano, investment trust or tinatawag natin na REIT guys. So ngayon, top trending naman tayo for today, Saturday guys. Let's start with Cebu. Of course, trending siya ngayon. Check natin. Weekly. So sa weekly guys, magandang pangitain to. Ayan, kasi breakout na. Pero ang masama, nasa resistance na siya. Yun lang, ano. So, tingnan natin, kasi mas safe kung ano eh, kung talaga mag-breakout siya rito, ano, sa may resistance na to. Like this one, ganyan. Okay, tapos pull back, then push. Ayan. So, ganun guys yung magandang setup for CEB, ano. And for this one, tignan na lang natin. Much better kung ganun eh. And kasi dito before, ayan, parang same lang. Hindi pa sure kahit nag-close dito sa weekly, ano. Ayan, of course, sa labas to eh. So dito, tignan natin kasi parang pareha siya ng setup dito, guys. Resistance din to eh. Diba? Ayan, kaya tignan natin. Sa daily chart, overbought na. Ayan, pero dito mukhang pwede pang umextend naman. Ano. Ayan, of course, fresh crossover pa lang to, which is bullish. Ayan, pero let's see guys, kasi ano to eh, resistance na to eh. No? For CEB. Next natin, AEV naman. Sa weekly chart, retest lang siya halos dito, no? And, of course, overall, still not good yung kanya structure. Why? Of course, wala pa tayong ano dito, no? Higher high, no? So, of course, what I mean, dapat is mag-breakout muna dito sa May 39 na to. Ayan, kasi resistance to eh. So, supposed to be dapat ganito yung setup. Ganyan. Ganyan. Okay. And kung hindi naman siya makapanik, so, possible kasi is babalik tayo dito sa may support. 35 naman, ano? Sa area na to, guys. Ayan. So, hindi pa siya, ano eh. Hindi pa to bullish, guys. Ayan, no. Low. Or high pala. Lower high. Lower high. Lower high. Lower high, eh. No? Low. Lower low. Lower low. Lower low. Ayan. So, hindi pa kabit to, guys, no? Titignan natin sa structure pa lang. Sa daily chart, so yun nga, confirmation natin. Ano, pag nag-breakout talaga, medyo maganda-ganda yung magiging itsura na to. At pwede na siyang mag-retest hanggang dito. Malapit sa may 200 day moving average. Of course, may confluence yan sa may horizontal resistance. 41, 42. Ayan, sa may green box. No? Next, AEV, tapos SECB. SECB. So, for this one, sobrang solid na to nung kanyang rally. Of course, 1 month na lumilipad. Ayan, no? Okay, from here. From here, tapos hanggang dito. 60%.
not bad, ano? Ayan, pero of course guys, resistance na to. And overbought na po siya as well sa weekly na to, ah. Same here sa stock. Ayan, kaya medyo ingat lang. Just in case na magkaroon na pullback to, of course, maghanap ng ano yan, support. So, siguro dito pwede. Ayan, pero of course, pwede pa tayo mag-add dito in between. No? Ayan, so sa area na to, pwede guys. 87.35 or kung magra-round up tayo, 0.4, 87.4. Ayan, para makita natin, i-check natin sa lower time frame. Yes, of course, bullish na to guys. Sa daily chart, kita natin yung price is nasa taas na ng 200 day moving average. Of course, ano yun, good. Yun nga lang ang hindi good dito, overbought na rin. Of course, may confluence yan, ano, sa weekly chart. Ayan, no? So, looks toppish for me. Or kung mag-extend pa. So, siguro hanggang dito. Ayan, sa 104, ano, to 105. Then, yun na, pull back na. Just in case lang na magkaroon to ng ano, extension. No? Ayan. Next, MAC. Check natin, MAC. Sa weekly muna tayo guys. So, sa weekly, medyo namumula na to at nasa resistance na nga. Of course, maghahanap yan ng support. Bearish crossover. Kitang-kita sa weekly chart. No? Spotted na spotted. Ayan. So, siguro sa ano tayo tumingin? Sa daily chart. Ayan, para mas makita natin. So, based dito guys, check na natin. So, possible somewhere here eh. 5.75 na. Sa area na to. Dito. Diyan. So, sa malabang dito. Ayan, no? 5.7, let's say. O, diyan. So, ito yung possible support natin. Pero kung mag-extend, edi tingnan natin ano, kung hanggang saan yung abutin na to. Ayan. Next, Converge. Converge. Sa weekly, guys. Looks toppish na rin to. Okay, remember, palagi po natin itong ina-update. Converge kasi palagi siyang trending, ano. Ayan. Looks toppish. Like this one. Of course, meron na tayong ano dito. History guys, kumbaga. No? And based sa weekly chart, of course, big picture ang pinag-usapan natin dito. Ang pinakamalapit na major support natin ay sa weekly chart ito. So I think ito guys. Ay sa may 15.4. Ayan, and be ready of course ano. So dito naman okay, pwede pang umextend. Yes, pwede pang umextend. Let's see na lang ano kung hanggang saan. So maybe pwedeng bumalik dito sa area na to, 17.4, 17.3. Okay, or mag-extend ng slight. So malapit sa 18. Ayan, no? Since sa weekly hindi na maganda eh. Ayan, pero sa ano, sa lower time frame, of course pwede pa yung umextend. Converge PX. I think plus na po ito, no? For today, ayan. Sa ating second video, PX, guys.
Tama ba, PX? Yeah, PX, tama. Sa weekly, for PX kasi, ang ano natin dito, nakita natin, nasa ano siya. Okay, possible to ah. Accumulation pace. Okay, so ano siya eh. Patalbog-talbog. Bouncy guys yung structure na to, no? And kung titignan natin, so ilang percent ba yan? From here, sa bottom, tapos hanggang dito. Minimum 25 to 26% yung rally, ano? Okay. And yung confirmation, of course, yung breakout sa may resistance. And kasi, yun po guys yung magsiserve as a resistance, ano, for this one kay PX. Ayan. So, yun po yung nakikita natin dito. Matagal na po itong sideways, guys. And still, wala pa rin breakout na nangyayari for this one. Ayan. So, sa ngayon, since malapit sa ano, sa resistance, tingnan na lang natin, pero still, pwede pa rin pumasok to at mag-close dun sa may loob ng green box natin eh. Since, ano nga to, resistance, no? For PX. Ayan o. Ayan pa, tas eto pa. Ayan, no? So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.